So what's up sa inyo mga chong ngayon? Alam na natin kung ano yung re-reviewin natin. Syempre, bagong helmet, bagong safety features, at hindi naman bagong color line, pero ibang-iba siya yung pagka-orange siya dun sa game changer ko. Pero yun na nga, sabay-sabay na natin i-unbox ang Poke Ventral Airspin. Sabay-sabay tayong i-unbox. Wow! Yan. Ito yung tsura niya sa loob ng box. So, napaka-minimalistic lang, no? Pagkabukas mo ng box, dito pagkahila mo, kunin mo lang tong wrapper. May kita mo na yung itsura niya. Yan. Tapos, yung kanyang manual, ito ang kapalo. Yan, mga chong, no? Ito, nakakabit talaga to dito sa ilalim ng helmet. So, tinanggal ko na siya. Kasi, ito lang naman. So, yun. Bago tayo dumako ron sa helmet, tingnan muna natin yung laman ng loob ng box. So, yun. Sa loob ng box, merong silica gel. Tsaka, ito. Yung kanilang manipis na cover ng helmet. Yan. Kulay white. Yan. Tsura niya. Manipis lang siya. Kaya kukumpara doon sa ibang mga, na cover. Meron akong cover ng matte, pero premium yung style nun. Pero ito, para siyang tela lang. Yan. Tsura niya. Yan. Tapos, tanggalin na natin tong box. Okay. At, tinanan natin yung itsura ng helmet. So, ito yung front view. Ayan. Ito yung side view. AV. Ito yung back. Ayan. At ito naman yung kabilang side. At ito naman yung top. Ayan. Ibutas siya, no? At saka yung aero position niya kapag nakaganito. So, sa likod, meron siyang 360 retention. Ito siya, yung traditional pa rin na higpitan. Pero ito, 360. Mula dito sa likod, paikot dun sa ulo mo, maghihigpit siya para magkaroon yung perfect fit. Magkaroon ng perfect fit, no? Fit. Ginagawa! So, sa likod yan, mula dito, no, paikot. Mula dito, paikot. Magkakaroon siya ng perfect fit para patuloy na magkaroon ng safety na hindi makalas yung helmet sa ulo mo. So, yun. Isa-isahin natin yung technology nito. No? Una sa lahat, yung kanyang kulay. Pansin na pansin nyo, no? Zinc orange. Bakit siya naging zinc orange? Dahil sa ABIP technology na Attention Visibility Interaction Protection. Ito yun. Kung bakit siya kitang-kita sa daan? Dahil sa kanyang technology na ABIP. No? Stands for, dun nga, sa Attention Visibility Interaction Protection. Kaya siya tinawag na ABIP. Ito yung sign na ikaw ay isang bisikleta at hindi isang motorsiklo. Kaya may kita ka agad dito kapag gumagalaw yung ulo mo ng paganito o di kaya naka-stay lang kasi nga merong white, hydrogen white ng kulay nitong sa likod tapos dito naman yung yung zinc orange. Kaya ayos na ayos. Hindi ko alam kung ano yung pagkakaiba nila sa fluorescent orange saka dito. So yun lang. Tapos pangalawang technology nito ay ang Ventura Effect. Pwede na! So, yun. Nandito, no? Meron dito na. Yan, meron dito na kasulat. Oh. Ventura Effect. Nabasa ko lang naman talaga, pero hindi ko talaga akalain. Nung pagkabili ko dito, meron siyang ganun, no? So, ang Ventura Effect, ginagawa yan. Teka lang, i-search ko, tapos papakita ko na lang sa screen kung ano. So, mula dito na may butas, yan, ventral, yung mga vent, no? Papasok dito yung hangin, tapos lalabas sa likod. Imbis na sa ibang mga aerodynamic siya, pero sa ibang mga aerodynamic na road bike, hindi gumagamit ang aero ng Ventura Effect, no? Ang ginagawa nila, sasarado nila konti lang yung vent ng mga aerodynamic. Ito yung mga dahilan kung bakit walang mga vents. Konti lang ang mga vent, no? Ng mga aerodynamic road bike. Kasi nga, una sa lahat, para ma-optimize sila yung pagiging aerodynamic. Dito naman, ginamit nila yung Ventura Effect. So, doon, sa mga typical na mga aerodynamic na road bikes, ay na road helmet, ay yung pataas, yung hangin. Iniiwasan nila yung hangin. Dito, pinapapasok lahat ng hangin sa loob. Tapos, palalabasin naman dito sa malalaking butas sa likod. So, hindi maiko-compromise dito yung ventilation, aerodynamic,
at saka yung pagiging komportable niya sa ulo mo. So yun, yung pangalawang technology nito ng helmet. Tapos yung tatlong technology, yung pinakamahalaga lalo na sa aksidente, ay ang spin technology yan. Ito yung blue na nakikita niyo mga chong, no? Yan yung mga blue na line. Kapag ka ginagalaw ko siya ng ganito. Yumuyog-yog, no? Gaya nung sa MIPS technology. So, ano nga ba si spin technology? So, stands for shearing pad inside. So, ibig sabihin, yung mga maliliit na mga foam nito, no? Ang tutulong sa'yo kapag ka humampas to sa sahig o humampas to sa isang sasakyan, gagalaw tong mga to na naka-protect sa ulo mo at iikot siya para hindi direkta yung impact na babaon mula helmet hanggang dun sa bumbunan. So, ito yung mga tatlong technology kung bakit ako pumili ng orange. Kasi, kung bibilin mo nga naman yung isang kulay black na ampok, dalawa lang yung technology na mabibili mo. Pero dito, sa isang price, naka-sale pa, nabili ko siya ng tatlong technology. At hindi ko pa na-compromise yung safety ko, yung visibility ko, yung safety, at yung ventilation at magiging aerodynamic. So, ito yun, no? Nabili ko siya mga chong na 168 euro lang. Dati siyang presyo niya ay 300 euro. So, kung nagbabala kayong bumili ng mga helmet na aerodynamic at hindi may compromise yung ventilation at mayroong safety feature para kung sakaling magkaroon ng aksidente, wag naman sana. Eh, ito yung marirecommend ko sa inyo mga chong. Yun nga lang, yung forma nito, sukatin natin. So, walang salamin sa mata. So, ito yung frontal. Ayan. Ang itsura. Tapos ito yung side. Ito naman yung kabilang side. At ito naman yung kalikod. At ito rin yung aerodynamic style. Kapag nagbabayad ka na ng aerodynamic. So, ayan. So, ayan. So, magsusuot ako na naka-helmet. Ito yung, naka-sunglasses. Oh, eyeglasses. Sunglasses man. Ito yung magiging itsura niya. So, isa pa sa nagustuhan ko rito sa POC, yung kanyang higpitan. Ayan yung higpitan niya. No? Naka-curve yung higpitan niya, mga chong. Ayan. Higpitan niya. Ayan. Ito yung itsura. So, dito, meron ding ano, placement ng ano ng ating tali kung sakaling sobra kung mas maliit sa yung helmet o mas malaki. So yun, dito. Pero nakita ko yung ilan sa mga disadvantage siguro. Yung itsura kasi kung ikukumpara mo kung may comparison ka, malaki talaga tong helmet na to, no. Pero syempre kung sa comfortness, maganda talaga to. Tsaka sobrang lamig sa ulo. Hindi mo alam, hindi mo akalain na aerodynamic e ganitong helmet. So yan mga chong, no, ilan sa mga nagustuhan ko rito, yun lang, no? Kaya huwag kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe sa channel ko.